Because this is already the game number 3 match point between dalawang team na to, NXP Solid versus BREN ESPORTS. Ayan na! Best of 1 na to, guys! This is it, mga sir. Yung inaabangan nyo, sino ba mag-away? Kamusta ba butuhan dyan, Derek? Diba? Pakibulungan nga ako sa FB, paki-chat sa akin kung kamusta ang butuhan natin. Ayan na. Tignan natin kung sino magwawagi para sa ating game number 3. Gusto ko tong ano, yung ginagawa nila dito, Prof. B. I mean, alam nila na mag-fast purple dito, and really, mas mananakaw nga, kaya few will not be able to secure dito. At least, H2O, nakuha niya yung purple buff, mas mabilis yung magiging ikot niya dito. Looks like, kahit pa paano, maganda ang start dito na NXP Solid. Mas ano, kailangan na gawin lang nila yung pagiging agresibo nila from game number 1. Kasi pag naunahan ka ng ano, alam naman natin isa sa pinaka-gangster eh. Diba? Ang BREN ESPORTS, itong ano, in terms of rotation. At sinasabayan. Hindi nila inuunaan, bagkos sinasabayan nila, para sa mo makakuha din sila ng momentum. Isa sa ang BREN ESPORTS sa pinakamagaling magdala ng momentum eh. Tulad exactly kanina, nung game number 2, nakuha nila yung momentum. Ang hirap bawiin pag nakuha nila yung groove nila. Mm-hmm. And somehow dito, well, sa akin, medyo gusto ko yung nagiging ikot dito ng NXP Solid. Given na naka-retry pala dito si H2O. So, instead na medyo on a defensive note na pwede siya rito na like purify. Pero I think that's the best one na nagawa niya for the retry. Mas maganda yung mabilis yung ikot nila. Pero mamaya na yung RLJ dito. Sinusubukan pasukin ng BREN ESPORTS. Will they be able to be successful now? Disengage sa may bandang likod. Ngayon, mas maganda yung galaw ng NXP Solid, Prof. Alam mo bakit? Kasi okay, they have this Selena on their side. Pero Carl TC dito, papasok at si Yowie, will they be able to get it? Hindi! Chester will be there and out na muna. So far dito, mga kaibigan, dikit ang laban. Yun na, medyo kinokontrol dito ang si Claude having that clearing wave potential ang pinakita lang. Gusto ko kasing ginagawa ni ano dito, ni tawag dito, ni Lance. Uh-huh. Easy is pag naka-max kasi yung passive niya, talagang hindi siya uwi ng walang chani. Going in, trying to control Chester. Magandang positioning dito, juggling the damage in and out. Look at that. Grabe naman, the backward moments. Grabe. Pero masyado na siyang malayo. Somehow dito, no, this really works for Chester, ano, Prof. B. Yung the way yung hero na gumagana. I mean, katulad nung Natalia niya kanina, libre siyang gumalaw. Pero Carl TC will be taking Yowie on to the, sa kanila purple buff. And now, mamumblema ngayon dito si H2O dahil ba nanakawan siya dito ng purple buff? Pag nanakawan sila dito, isa to sa style ng BREN eh. Pag nakanakaw na ng mga buff yan, inoorasan talaga nila, then mag-create sila ng clash dito. Speaking of clash, the jump in coming from Renny J doing a great job controlling the track to stop this one slow as well. Sa likod! Engage Cartesi sa likod, pulado. Pero well played ang ginawa dito ni Renny J. Exact talon lang to pick off, and that's another space lang ang nakuha lang pala ng BREN ESPORTS. Very smart play ang ginawa rin dito ng BREN ESPORTS. Somehow is ice. Grabe, lalim ni Pew. Ang lalim ni Pew dito, yung ibon niya hindi na makalabas. Yun na ang ibon ay kinulong sa hawla. Totoo, totoo. Pero dito, Carl TC doing the combination dito. Fight Chester, kaya nga kaya, pero masyadong makunal. Pero down pa rin siya, kaya kay Lasty. Habol sila dito. And wow, since, pero alam mo yung Prof. B, though nakakakuha ng kills dito, ang BREN ESPORTS, the gold is almost the same. Nakakapalag pa rin at nakakabalik dito ang NXP Solid. Somehow, Ren J will be taken down by Flap Easy. Out na muna for their side. So, now, this is just gonna be a 4 or at least 100 lang yung difference sila in terms of gold. Wala pa rin nakakabasag both sides dito ng Torre. Now, what do you think will be the best course of action dito para sa side ng NXP Solid? Kasi I think they are on the back foot dito sa laban na to. Sa gantong laban na, kailangan nila unahan ng objective. Kasi one step ahead talaga ang BREN ESPORTS dito in terms of rotation. Kung nakikita nyo, pwedeng pumatay si ano, si Carl TZ pagka gugustuhin niya habang inaantay nila mag-online yung Claude. Yun ang problema. Kahit nagmumukhang dikit, pero nasa defensive type to. Itong next wave Predator because of the Claude. Look at that, the last insanity trying to catch Chester, buying some time, disengaging. Ang ganda sana, nagawa, pero they're able to pick off Chester. Maari pang sundan yan. Ang sinasabi ko kanina, naka-defensive mode ang next wave Predator na ramdaman ng BREN ESPORTS. So they're going in, nakuha ang dalawa, gusto pa ata ng pangatlo, and na-pick off si Yowie ng mundo.
na pick up nga dito, pero at least H2O able to take his purple buff. Pero hanggang kailan? Paano nila to? Dahil Carl TC dito sa may bandang likod, pinapalagan Rene J. Kaya nga kaya, hahabol siya dito. Carl TC, Few, kasama na dito. Pero the Falling Star Moon magbibigtes. Grabe nga sa breakup na ginagawa. Carl TC dito, pero papalag naman daw kung hinihiling. Pero yun na nga, mamamatay siya rito mga kaibigan. And that's gonna be a good lead para sa side ng BREN Esports. Pick off ang nakukuha dito, Rob, plus the objective, 3 tower down for the side of Next Play Predator. Mahihirapan sila makabawi up until na makapag-online dito ang isang cloud. Nakakuha sila ng kill, is it enough para makabalik? Chester will fall, last insanity ni Luto, binabad, pero yun na nga, sinasabi natin, better Earthstrike will pick off. No, sila, si ano pa, si Cardizi pa pala naka-apektus. Mm-hmm. Ano yun, no? Was thinking kung paano yung nagiging setup dito ng NXP Solid. I mean, Chester dito, can't that find the right target para masipa? And parang ano din eh, may part na medyo watak sila in some ways na parang saan ba talaga sila? Ano ba yung talagang objective nila dito? Parang sinasabayan lang nila and they're just waiting for H2O na makapag-farm and suddenly they win the late game. So, sa estado ng laro ngayon natin dito for the NXP Solid, they just want to be aggressive, trying to pick off in any lane except siguro sa bottom lane dahil hindi na nila kaya si Flap TC doon. Pero somehow NXP Solid still have a good play dito dahil hindi pa naman namamatay dito si H2O. Tama, yun talaga ang ginagawa nila. Si Rene J ang nagbumukhang core hero sa early game na medyo lagi silang napapanish in terms of kanilang mga hero. Ayun, oh, nabibait lang nila yung mga hero nila eh. Mm-hmm. Pero it is a part ng strategy nila to buy some time para sa kanilang Claude. Ang tanong is, enough ba mapa-farm ni Claude? Sobra-sobra na silang napapanish dito sa ginagawa. Objective, kill heroes, look at that, Blazing Duet, kinasa na rito, trying to catch Few. Naku po! Wala, ayun na, na-open up ang baraha dito with the recall. Ayan na, the sandwich method, ang sinasabi nila dito. Ang ganda ng pektos ng BREN Esports. Abangan. Yeah, inabangan talaga ni Cartesi yung pagbalik dito. Pero nagalit dito Rene J, Pinapoli, Starmon, Lasty will be taken down. Habol sila dito pero masyadong malalim. Rene J, that's gonna be a Cartesi for you. Legendary na dito yung ating Lancelot and that might be it. I think wala pa namang Lord. I guess makakahabol pa DHS na dito si Claude. Second core item, possible pumalagi. I don't know if magwi-wind of nature siya dito. Mm-hmm. Oh, para sa mo tumagal sa laban. Pero yung burst damage siya kasi I think... Yo! Na! Naku po! Nabuhay pa nga! May sipa ba? Bang! Ayun na, sinal na. Oh my God! Alam mo, Prof. There was a part of me that Carl PZ would be able to pull it off kung hindi dumating doon si Chester. Pero wow, what an individual skill na pinakita doon ng Lancelot. Pero dito, Rebo, going in, naghahanap din ng robot, binato, pero wala pa rin naman daw. Pero masyado nang malalim dito ang BREN Esports. Few, makakatulong ba? But masyadong naging mabilis yung last insanity. I think the Firaga armor wasn't enough para i-hold yon. Pero ito, Flap PZ dito, left uncontested sa may bottom lane. Tinitingnan ko yung gamit ngayon eh. Oy, Way of the Dragon trying to control Flap TC. Burn ang kanyang 2-bar setup dito. Few, tumatakbo. Ang galing talaga ng backward moments neto ni Few with the juggle using Cupa para makakupa ng space dito. Parang ano yun, know, wala silang exact target. I mean, Chester going in doon kay Flap TC. Suddenly, Rene J tumalon siya doon kay Few. So, who's your exact target? Pero mamaya na yan because H2O dito with a Blazing Duet, mahalos siya pa yung mamamatay, but the arrow will connect doon kay Lusty. May sipang magaganap another one para kay Flap PC na yon. At least Chester would be able to take down. Now Lusty hinahabol dito one on one with Yawi. Kaya nga kaya, pero masyadong makunat yung aso. Nag flicker na siya dito mga kaibigan, pero may shield. Lusty, sino ba yung aso ang mas masakit mga kaibigan? Nagkaroon ng dalawang arco sa village doon. Uso ba yan? Mamamatay na sa arco? Oo. Kumbaga, ano mo yan eh. Diyan ka ililibing. Pero kasi, Prof, ang nangyari doon kay Lusty, that was the second skill of the Papalin Kupa. Na parang may knock-up siya pag dumikit ka din as shield na kasama. Pagka naka-angry si ano, si Popol. Oo. Number 2 ako ng Batman eh. Popol and Kupa.
Wow, I mean, that was last two. Sobrang kunat nung Popolin Cupa. So I guess, well, at least they be able, napatay naman nila dito at least once si Cartier. Sayang lang hindi si H2Y nakakuha kasi nakabounty siya. Pero kaya-kaya, Chester dito, sumusubok. Pero na, matutunaw siya rito kay Fiu. Pero NJ will be jumping in. Pero Lord will be taken down by Cartier. Now, NJ, takbo sa likod. Patay na siya dito from the Lancelot. Hahabol pa sila dito, Prof. B. It's all over ata ba ang pinapakita dito ng BREN Esports. Sumusugod na sila trying to control MB, peacock moments. Na peak of ba? Hindi, papanganya immortality, H2O. Naku, na sandwich, ahead ng trap. Naku! Look at that, kinalo, blazing duet sa mukha. And wow! I can't enough. Yung kaninang sacrificial nila dito, hindi nagpe-pay off sa nangyayari sa, I mean, nagiging resulta ng laban na to. Ayun na, ang dami, kala ko may nag-ano, may nag-trap eh. Ang lamig nung pakiramdam nung mga teleport na yun. Oo. Grabe. Wow. I mean, wala kang takas doon kasi yung BMI mo doon, yung unggoy, nilagyan na na mismo ng trap ni Lasty. Pero ito na nga mga kaibigan, Chester will be taken down dito sa gitna. Tatlo ang patay sa NXP Solid. I don't think they could be able to defend this one dahil buhay na buhay pa dito ang Lord. It looks like BREN Esports will be taking this game number 3. Bawi pa kaya, pero wala na, hindi na. Congratulations, BREN Esports, for taking and closing this game. Ay, sumabog.